guys. Ayan, medyo madilim ang ating panahon. And then, kagigising ko lang. Actually, ito yung nangyari sa mata ko. Hindi ko alam, pagising ko, is ganyan na siya. Medyo paos na ang lola niyo. Hindi ko rin alam kung bakit ako namaos. Siguro sobrahan. Nasobrahan sa pag-inom ng garas o ng milk tea. Or yun. Well, wala lang ang pagising ko. Parang gusto ko lang magsalita sa harapan ng camera. And then naisip ko lang, bakit nga ba ako pumasok? O paano nga ba ako pumasok sa isang YouTuber? O bakit nga ba ako pumasok sa pagiging isang vlogger? O bakit ginusto ko yung pagiging ganito? Yung nag-uusap, yung binablog ko yung mga ginagawa ko. Or something na gusto kong mapasaya kayo o gusto kong magpatawa sa harap ng camera. Bakit nga ba ako napasok sa pagiging isang vlogger sa isang sa YouTube na to? Naisip ko lang kasi that time ng pandemic talaga. Actually na hindi pa pandemic. Noon pa naman talaga is gustong-gusto ko na talaga mag-vlog. Kaso ang naisipan ko lang that time na nasa ibang bansa ako is sobrang busy kasi doon is parang work, tulog, trabaho, tulog. And then naisip ko lang talaga is kumuha lang ng mga videos na magagandang lugar pero hindi ko siya binablog. Mahilig lang talaga ako magkukuha ng mga kaano-ano. And then tulad niya may sinampay dito, colorful, oh, diba? Parang namit ko na rin yata. Yung naisip ko lang talaga na nawalan ako ng trabaho. And then, nandito na nga ako sa Pilipinas kasi na nagkaroon ng pandemic. Siyempre, lahat ng tao, almost lahat ng tao is nawala na talaga ng trabaho, pagkukuhanan. So, parang dumami na rin ng mga YouTuber. Because of the, siguro sabihin na natin na kumita. Hindi lang si ganun, siguro. Siguro yung iba is matanggal yung board nila. So ako naman, naisipan ko lang talaga kung bakit ako pumasok sa ganitong, ano, sa ganitong what do you mean is ganitong pagbablog is gusto ko lang talaga i-show yung talent ko or gusto ko lang talaga maano yung board ko. And then hindi ko naman alam kapapaano may naniniwala pa rin sa akin sa pagpapatawa ko sa talento ko unang-una yun. And then, pumasok ako sa YouTube, akala ko is maglalagay ka lang ng video, okay na. Maglalagay ka lang ng mga gusto mong gawin, i-upload mo. Ganun lang. Kahit wala ng thumbnail, basta may upload mo lang. Gusto mo lang siya makita sa YouTube na nandoon ko sa YouTube, diba? Naisip ko rin lang naman, that time, nung panahon na ang banana ko or subscriber ko is parang wala pa sa 100. Yung pala, may nagturo sa akin na para dumami is mag LS. Pumunta ka sa mga LS. Pumunta ka sa mga LS kung saan nagpapaangat, paangat program. Ngayon hanggang sa dumami na yung subscribe na reach na natin. Kasi sa YouTube is may parang standard sila or something na requirement sila. Yung 1,000 subscriber at saka yung 4,000 watch hours. So 1,000 subscriber pa lang is parang naloloka na ako kasi for almost 2 months ko siya nabuo kasi puyal. Talagang nagmumukha na akong panda para lang sumali or mag-join sa mga paangat program na yan. Siyempre, maghihintay ka talaga. Kumaga, patient is a virtue talaga sa paangat program. Kaya magtitiis ka talaga dyan para makakuha ka ng maraming banana. And then, nakuha ko nga yung banana. Siyempre, tumantawa talaga ako. Naka-reach ako ng 1,000. Yung pala, mas mahirap pa pala ang WH. WH, kasi nga, kung hindi ka naman trending, kung hindi ka naman magaling, kung hindi ka naman sikat, hindi ka talaga maaka-reach ng 4,000. So, ang ginawa ko is, upload lang na upload ng videos, na upload ng videos, ng mga ginagawa mo, and then may mga, syempre, may mga kaibigan ka rin na sumusuporta sa ito, tulungan ka. So, na-reach ko naman actually yung 1,000 subscriber at saka 4,000 subscriber. Pero sa next vlog ko, nasabi ko sa inyo kung ano nangyari at bakit hindi pa ako
So ngayon, ang sinasabi ko lang ngayon is kinukwento ko bakit gusto ko yung ganito. Wala lang, gusto ko lang maging vlog. Mag-vlog kasi nga gusto kong na-enjoy ko yung sarili ko. Total kasi nga, wala rin naman ako trabaho. Isa sa on sa mga nawala na trabaho, gagawa ng pandemic. So waiting na lang ako. So ang ginawa ko is, gato-gato na lang, keme-keme, nag-sasalta sa harapan ng camera. And then nagbablog ko saan mga magagandang lugar, kung ano magandang content. So ang naisip kong content is marami. Hindi ko nga alam kung ano yung mga content na ginagawa ko sa channel ko. Basta lang, gawa ako, and then, ipopost ko, ano ko sa video. So yun, doon lang, kumbaga, enjoy lang natin yung ginagawa natin bilang isang YouTuber. Kahit hindi pa natin nare-reach yung mga goal natin sa buhay. Enjoy lang, and then, hindi natin namamalayan. Magiging sikat na rin tayo balang araw. Kasi nga, sa ginagawa natin, kailangan na natin i-enjoy ang buhay. Kasi maiksi lang ang buhay. Kumbaga, live to the fullest nga, diba? Sinasabi nga nila. So, papaano guys? Hanggang dito na lang talaga. And then, nag-keme-keme lang ako para sabihin sa inyo kung bakit ako napadpad sa ganito. Sa mga bashers na nagko-comment sa akin, okay lang kasi nagpaparami kayo ng viewers ko. At sa mga naniniwala sa akin, marami salamat sa inyo. And then, kay Papa Lord, sa talento ibinigay niya sa akin. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, just subscribe and click the notification para ma-update kayo sa mga videos ko. Okay, salamat!